Nasa video call, makakausap natin si Kate Gyogyo, Tourism Ambassador, Universe 2020. Hershey May Nebrija, Best in Advocacy. Hannah Nogara, Second Runner-Up. Johnny McNabb, First Runner-Up. Magandang umaga po sa inyo mga binibini. Nasaan sila? Okay, ayun. Yun yung mga sumali sa Turismo Pilipinas pageant, beauty pageant. At magandang umaga po. Magandang umaga. At, magandang umaga po, Sir Rafi. Mas maganda pa kayo sa umaga. Pinaganda yung umaga naming lahat. Dahil sa inyong mga kagandahan. Okay. Good morning. Now, ang organizer po nito ay si Rexner Rubio. Tama po? Yes po. Okay. Nanalo kayo, nandiyan ngayon, nakausap ko kayo nabigyan po ng mga award. Tourism Ambassador, Interglobal, Global International, Capital, ASEAN, Turismo, Philippine Visayas, Best in Advocacy, Second Runner, First Runner Up. Ang pinakareklamo nyo dito, bukod sa pagiging bastos nitong si Rex Rubio na itong organizer, hindi raw po binigay ang inyong mga premyo? Yes po, totoo po yan, Sir Rafi. Actually, ako po ay isa sa nag-title ng Turismo Filipina Ambassador Universe. Is 100K po yung prize ko. And then, lahat po kami na 9 winners, hindi po kami nabigyan. Lahat kayo, as in lahat? Wala po ni down payment pa lang, ni 1/4, ni 1/8, ni 5K, wala po after the pageant. And then, bukod pa dyan, Sir Rafi, kinuhaan niya po kami ng ticket, which is 5K po yung nakuha sa akin. And di ko po alam sa ibang co-candidates ko kung may iba po silang nakuhaan. Okay, so okay. Ibig sabihin, binenta kayo ng ticket? Ma'am? Yung hotel po kasi namin is, sinabi niya po, yung ticket is para sa Manila Hotel sa coronation namin. And sponsor po yun ni Manny Pacquiao. So, dapat wala na po kaming babayaran, pero pinabayad niya po kami. Oh, okay. So, nagbayad kayo ng 5,000 para dun sa ticket na binayaran na dapat ni Manny Pacquiao, yung bayad na yon, pero siningil pa rin kayo ng 5,000. Yes po. Okay. Hindi ko lang po alam sa ibang candidate na naglabas daw po ng 10K, 15K, 20K, and 30K. Okay. Actually po, Sir Rafi, second batch po kami ng Turismo Filipina, and nauna pong batch is lahat din po silang winners, hindi din po silang nabayaran. Wow. And then ang masaklap pa nito, napagod na kayo, nagbigay pa kayo ng 5,000, hindi pa talaga binigay yung inyong premyo sa inyong pagkamanalo. Yes po. Sige po. And then yung paninirang puri din po ni Sir Rexner na tuwing sisingilin po namin siya, siya pa yung nagmumura, siya pa yung galit, siya pa po yung mataas. And then basta niya na lang po ako binetron without any valid reason po. Etong si Rexner Rubio, pinalabas si ano siguro, balik tayo kay Kate. Kate? Yes po. Hello? Ayan. Okay, wala nang echo. Pag si Kate, may echo pa rin. Bumabalik. Kate, pinagmamalaki daw nitong si Rexner Rubio, itong tukmol na ito, na friendship ko siya. At meron pa nga siyang pinakita na litrato. Sir, actually, in a good terms naman talaga kami in the first place. But nagkasira po kami dahil hindi niya nga po kami binayaran ng okay, ayos. Mamaya na po yan, ma'am. Okay na po yan. Hindi, dito ako interested na meron siyang pinakitang picture na magkatabi kami. Ayan, oh. Tapos sabi niya, friendship daw kami. Pinagmamalaki niya. Tama? Idol Rafi, actually, alam niyo po ba sinabi niya, hindi ka daw po batas. And wala daw po siyang pakialam na magreklamo kami sa inyo dahil hindi ka naman daw po bobo para pakinggan kami. Okay. Pero bakit siya merong, kung hindi ako batas, kung ganun siya magsalita laban sa akin, na wala naman akong ginagawa sa kanya, bakit niya ginamit yung picture namin dalawa para ipagkalat, ipangalandakan na friendship kami? Ano bang pagkasabi niya? Ginamit niya ba yung pangalan ko? Yes po, ginagamit niya talaga, Sir Rafi. Madami din daw po siyang connections sa politicians, kaya ayun po yung panakot niya sa amin. Kung marami siyang connections,
Kung marami siyang connection na politician, eh bakit meron siyang warrant of arrest? Di ba meron siyang warrant of arrest ngayon? Nasaan yung warrant of arrest? Alam niyo ba na meron siyang warrant? Hindi po, Sir Rapi. Okay, itong warrant of arrest na check namin, outstanding to, na in-issue ng Branch 38 sa Manila. At ang pumirma, ang presiding judge sa kanyang warrant, ay si Maria Celestina Mangrobang. Ayan, okay? So ngayon meron siyang warrant. Eh kung malakas siya, bakit meron siyang warrant? Yun yung malaking tanong. Nagulat ka, no? Kate? Actually, ako daw po yung sasampahan niya ng kasong libel sa paninira daw po sa kanya. To think na sinasabi ko lang naman po ang lahat ng katotohanan. Wala po akong binawas at wala po akong dinagdag. Sa oras na siya'y magsasampa ng kasong libel sa'yo, then pupunta kami para kami mismo magpapahuli sa kanya. Habang nagpapahuli siya ng kaso sa piskalya, nandoon nakaantay yung mga taga-CIDG at may daladalang posas. At ang piyansa nito ay, magkano ba to? Come here, guys. Magkano? 200,000. Eh, wala nga siya pambigay ng 100,000 na premyo. I'm sure wala rin siyang pampiyansa ng 200, mas malaki. So, kapag siya'y nag-file ng kaso, pupunta kami doon, kasama yung mga kamera namin at saka yung mga posas, pupusasa natin. At kapag pumalag siya, makikita nyo kung paano siya dinudumog ng mga taga-CIDG habang pumapalag-palag. Parang isda na nahuli. Okay? Yes, go ahead. Ang concern ko po, Sir Rafi, wala po siyang permanent address and contact number po. So paano po yan, Sir Rafi? Baka po kasi magtago siya eh. Kaya nga, ito'y lumalantad kayo, ipapakita natin yung kanyang litrato, lilit yung kanyang mundo. Magbibigay tayo ng mga iba pang mga impormasyon na maaaring kinaroroonan niya o para sa mga nakakilala sa kanya, mga kaibigan niya, para ipakalat natin na siya ay wanted ngayon, then mapipilitan siyang lumutang para mag-post ng bail or mapipilitan siyang magtago lalo, then in this case, hahantingin natin siya. Tama? Okay. Now, para sa kalaman ng lahat, ito pong Rex Nerubio na isa pong uhuging tukmol, hindi ko po ito kaibigan. Yung picture po nakita niyo doon, yan po siguro isa sa mga event na pumunta po ako, imbitado ako, pakita. Makikita niyo po, maraming tao doon sa likod at meron pa atang logo doon, ng government logo yan, ano? Oath-taking ng Congress. Maaari nga siguro yung oath-taking ng Congress na kung saan sinamahan kong wife ko, si Jocelyn sa ACCIS oath-taking. Yes, siguro yan yung makulit na panayang hila ng hila sa akin, panayang kalabit ng kalabit, kinukurot-kurot pa ako para magpa-picture, pinagbigyan ko. Kasi nga po, hindi ako tumatanggi sa mga tao na nakikita ko po sa kalye, sa labas, na nagre-request ng selfie, hindi ko po tinatanggihan yan. Okay, so isa siguro siya doon. So, dahil dyan, tinawag niya na akong friendship. Okay, makikita niyo naman po. Pakita natin yung picture. Makikita niyo naman po sa sa litratong yan, may mga tao sa likod. So, ibig sabihin sa isang event po yan. Okay? Sige. Attorney Mark Christopher. Attorney? Hey, good morning po. Good morning po, Idol Rafi Tul po. Opo. Salamat po sa pagtanggap naming tawag. So, si Mary Fern de la Peña po ang inyo pong kliyente. Yes at po, I think that was 2 years ago, 3 years ago. Two years ago. Nag-file po kayo ng kaso labang kay Rex na Rubio. Sa ano pong kaso? Ano pong kaso ni Rubio, sir? Ang unang final po natin, kasi you see, yung complainant is a minor, nag-file po tayo ng child abuse. Second is rape. Aha. And third, slavery. Yung parang binubugaw kasi niya yung bata. Tatlong kaso, but yung rape case na dismissed. But the child abuse case and yung kaso ng panghahalay, pangkawak-hawak, na tuloy yun. That's why may pending warrant of arrest po siya. Bakit mababa lang po yung piyansa, 200,000 lang yung bail? Ba't hindi po isang milyon? Yun ang sinabi po ng court. So, but unfortunately po, hindi pa po siya nahuli as of today. Mm-hmm. Na-check po namin sa korte, outstanding pa rin po yung warrant niya. So, hindi niyo po pinuntahan, pinapuntahan po sa CIDG, yung mga lugar na... Pinapuntahan po natin siya sa last known address po niya, but nagtago na daw po. So, hindi na namin nakita kung saan po siya. So, we are still on the process of conducting an investigation kung saan talaga yung last known address niya para at least masagot po niya yung kaso po niya.
So ano po yung last known address na pagkakaalam niyo po, pagkakaalam po na inyong kliyente? Somewhere in Quezon City, yun ang last known address niya. I think nandiyan po sa record. But nung pinuntahan po ng kapulisan po, ng mga kaibigan po natin, wala na siya doon po. Ah, nagtago na talaga. So since then, yes, wala na. Naglaw na siya parang bula. That's why po, ang kaso ngayon, naka-archive pending the arrest of the accused. Okay, pwede ba kung okay lang pakikwento itong pinag-ugatan ng reklamo ng inyo pong kliyente, attorney? Yung reklamo po, yung isang babae, I think kandidata po siya ng isang pageant. Tapos dinala kasi ni Rubio kasi siya kasi yung parang organizer ng pageant na yon. Opo. But dinala yung babae sa isang hotel dyan sa Malate. So okay, dinala dyan, tapos natulog yung babae. Habang natutulog, yung kanyang sexual organ ni accused, pinapahid-pahid sa likod ng babae. Oh. So, pinapahid-pahid. Hindi na, nung until na gising yung babae na may ibang bagay daw na na-feel siya sa likod niya. Mm-hmm. Yun pala kay sa accused. Tapos, may mga offer siya, may tinatawagan ng mga mayayaman na tao, parang humingi ng bayad para ipakala yung babae na yon. O parang binubugaw niya po itong mga parang bata. Parang binubugaw niya. Then same time, hinawak-hawakan po niya yung mga sexual part ng babae. Oh, parang ganun din po atang ginawa sa mga iba pang kandidato. Sandali po, attorney, ha? Kate? Yes po. Narinig mo yung sinabi ni attorney? Actually, Sir Rafi, hindi lang po yung ibang kandidata, kundi si Hershey din po nakaranas din po niyan. And then ako din po, binibugaw niya po sa isang businessman, malaking businessman, na kung saan tutulungan daw po ako sa financial expenses ko. But hindi po ako pumayag na makausap, makadate yung businessman na yan. So hindi lang po yung kandidata yun ang nakaranas, pati kami po ni Hershey. Okay. So, pati kayo, ilan sa inyo dyan nakaranas ng ganun din yung binubugaw? Yung pambababoy, meron din ba sa inyo nakaranas? Tulad ng ikunento ng ni Attorney Mark Christopher na ginawa sa kanyang kliyente. Ganun din ba? May ginawa sa inyong ganun? Okay? Hershey, ikaw ba na try mo yun? Di ba ang daming call words na sinasabi kayo? Yung hinipo-ipuan kayo? Ano? Meron ba sa inyo na minulestya nito, hinupuhipuan itong si hinupuhipuan ni Rubio? Ako si Rafi, nahipuan na niya ako. Yung time na nasa Manila po nun kami, tapos natitrain na po kami ng walk na nun. A dry run po namin, hinawakan niya po yung dito na park ko, sa park ko na to. So, sa likod ko po, humihipo-hipo, masabi na sa akin, makakain na din kita after the pageant. Sabi niya, basta yung trust mo na sa akin na. So, dapat Hershey, sabi niya po sa akin, kung may bibigay man ako sa'yo na tutulong sa pag-aaral mo, kahit umingi na nakapalit, pagbigyan mo, one time lang naman, kasi mare-resolve ba yung ano mo, yung pag-aaral mo. At saka, ayan na, nasa yun na yung araw. Ito yung priority ko, sabi niya po sa akin. Pero sana naman pagbigyan mo ko kahit isa lang, sabi niya po. Okay. So, nakikipagkita po sa tutulong sa akin, kapalit po ng corona. Hirap yung ano niya, pakiayos ulit audio. Okay, sandali lamang, no? Ayusin ulit yung audio nila ma'am. For the meantime, kausapin ng si Attorney Garrett tungkol ng AXIS Party List. Attorney Garrett. Yes, sir. Ito sa mga bagong complainant nitong yes, si Rubio. Hindi binigay yung premyo and then ibinugaw sa mga DOM itong yes, mga contestant. And then number 3, hinipuhipuan. Ano yung mga kaso pwede? Okay, sir. Dun sa hindi pagbigay ng premyo muna tayo, yun yung pinaka-lightest. Kasi dito it would turn out to be a contractual breach lang by him of the terms ng pageant. So it would be a small money claim lang yung pag-retrieve ng premyo yan. Although we can always angle it as estafa kung kinagkakitaan pa yung ating mga contestants. Kinagkakitaan kasi okay, makasingit. Kasi meron yung isang event na kung saan yung mga contestant binentahan ng ticket
para manood sa kanilang event niya. Samantalang yung 5,000 na ticket na yon supposed to be nabayaran na ni Senator Manny Pacquiao. So kumita pa siya ulit. So meron bang kaso yon? Sa doon po kasi he was selling the tickets under the pretense na kailangan manood. Hindi naman pala dapat yung event. So yeah, there's Tapa there, Sir Rafi. Kanina sa interview sabi, naglabas daw ibang contestant ng 5, 10, or 15,000 yes. or something. Pwede po yun, Sir Rafi. Okay, kahit na bayad na yun. Okay, so Tapa. Pangalawa, yung pambubugaw sa mga okay. DOM nitong mga contestant. Okay, sa ating revised penal code, there's what we call yung white slave trade. White slave trade is the act of anyone by whereby they profit from the sale of persons for sexual favors. So dun po tayo papasok sa tinatama natin white slave trade. But we can make it worse for him dahil ang tingin ko ginagawa niya to sa mga minors, pwede natin gawing sexual exploitation to under RA 7610. Regardless po kung at this time, hindi na minor yung biktima. Okay. Eh, yun namang panghipo-hipo. Okay, then that's, yeah. Yung tawag natin dyan is acts of lasciviousness, sir. You know, yung panghahalay lang or paggagawa ng mga lustful acts sa isang taong hindi naman consenting. Although there is also this opportunity to angle it as rape kapag there's any penetration at all, sir Rafi, pwede natin i-angle as rape yun. Okay, very good. So, tatlong kaso, rape. Yes. Sana makalusot nito this time kasi yung unang isinampa ni Attorney Mark nakalusot. Ibig sabihin nalusutan niya. Dinismiss. Pero meron pa siyang dalawang kaso kaya nga may warrant siya ngayon. Actually, sa atin doon narinig ko nga yung si Panyero kanina and okay naman yung mga crimes niya and congrats sa kanya, may outstanding warrant niya tayo. Maganda dito is we help him execute the warrant. No? So yun yung mas magandang step while we file another case. Para sure po tayo na mag-attend ng hearing yan, sure tayo na mapapadalan siya na sa Pilas. Pa-aresto na natin siya, Sir Rafi. Okay. Salamat, Attorney Gary Tung ng Axios Party List. Attorney Mark. Attorney Mark Christopher? Yes po. I don't. Okay. Isa lang ba ang client mo? Yung client ko po, yung isa lang po, yung taga Butuan po, Miss Butuan po yan, na okay. Sumali po sa Miss Philippines, I think 2 years ago. Then, kababayan po kasi, I'm also from Butuan. So, tinulungan po siya pro bono. So, worst yung ginagawa niya kasi po, of course, nag-file po tayo ng kaso na rape, but unfortunately, kulang daw yung evidence of rape. But maganda po dyan, natuloy po yung kaso ng child abuse kasi the victim is a minor. Nung nangyari po kasi yan, 17 years old pa lang yung biktima, and may evidence po talaga, may mga eyewitness na nakakita na yung sexual organ ni accused, pinapahid-pahid po sa likuran po ni biktima. Oh, okay. Sandali po, Attorney Mark. Okay. Kate, sino ba ulit yung hinaras or hinipuipuan nitong tukmol, si Rexner? Hershey po. Hershey ni Brie. Okay, Hershey. Okay, nung mga panahon yun, minor ka pa ba? Ilang taong ka nung panahon na ikaw hinipuipuan itong si Rubio? 17 po. Oh, okay. 17. Minor age po ako. Okay, so 7610. Yun. Dumadami na dumadami ang kaso nito. Bukod sa iyo, Hershey, meron pa bang iba rin, mga kasamahan mo, na gano'n din ang ginawa, na binugaw at the same time, yung pagbugaw, ginawa sa inyo lahat yun. Yung hinipuan? Ako, Sir Rafi, aminado naman po ako na marami po siyang binubugaw-bugaw sa akin. Yung nga po kapalit ng isang bagay na hindi ko kaya bigal. At saka, Sir Rafi, meron din po akong kakilala na candidate, si Miss Manila, pati si Miss Caloocan po, na binastos niya at pinayaya niya po sa sogo. Oh, okay. So, patong-patong ang kaso nito. Itong isang warrant, outstanding ngayon para sa kanya, madadagdagan pa ito for sure. Okay. So, ganitong gagawin natin. Tutulungan namin kayo magsama-sama para sampahan natin sabay-sabay ng kaso to para dumami ang kanyang warrant. Okay ba sa inyo? Okay pa, Sir Rafi. Okay. Attorney Mark? Yes po, I don't. Ito ba, yung warrant, pinuward nyo na sa DOJ, sa
Naka-forward na po yan sa PNP po, sa NBI. Sa immigration. And sa lahat po ng sangay ng government for the enforcement of these of the arrest po. Unfortunately, hindi po namin nakikita talaga yan si yung accused. Sorry, Mark. Sa immigration, pinoward nyo na ba ito? Baka tumakas eh. Pinoward nyo na sa immigration? Tungwalan? Yes po, may copy po. Kasi the court, na nag-court po sa immigration, sa PNP, sa Kamkrame, sa NBI. So, naka-forward na po lahat yan. So, in fact, pinuntahan po ng kapulisan po sa last known address ni accused. But unfortunately, wala po siya doon. But based on my information, I think tatakbo daw siyang isang maging mayor or board member ng somewhere in Mindoro. Nako, baka lahat ng constituent niya, hipuan niya. pag ito naging I mayor. Think, kung wala siya dito sa Metro Manila, somewhere sa Mindoro, nandun po siya kasi plano po siya ng tatakbo. Ano ba mga palatandaan nito? Ito ba, mayroong mga tato sa kamay? Pwede ka ba magbanggit yung mga palatandaan nito? Eh, dito lang sa mga girls. Sandali lang po. Kate, pwede ba pakidescribe yung mga palatandaan nito para kapag nakita to na ispatan to ng mga netizen, agad-agad itimbe sa mga otoridad? Maliit. Ano maliit. Anong height nito? 4 flat. Maliit lang po. 4 flat? No. Eh, ganun lang yun. Tapos mataba po. Mga 5 po. 5. Tingnan ko ulit yung picture hanggang saan ba siya sa akin. Sige, para masukat ko. Pakita nga yung picture ko at saka siya para ma... 5. Okay. And then, meron ba itong mga tato, yung mga peklat? Ah, eh kung nandito siya sa akin, nakayuko pa ako niyan, mga 5'2". Malaki yung chan. Malaking chan, butete. Okay. Sige, alisin nyo na doon. Okay, so kung nandito siya, 5'3". Tapos malaking chan, butete. May ngipin ba to? Walang ngipin. Bungi po. Bungi-bungi po. Wala bungi. Po. Eh, ba't kayo nagtiwala dito kung bungi-bungi pala ito? Hindi mo pagkatiwalaan ang pagbumukha nito. Pero okay, matanong ko, seryoso na to. Paano nakilala ito? Bakit kayo nagtiwala dito? Sa, kayo ba'y pumunta sa kanyang opisina? Kayo ba'y ni-recruit? Meron bang recruiter o manager, talent manager ito na lumapit sa inyo? Paano nyo nakilala to? Si Rafi. Ma'am. Ayun po, nakilala po namin sa kasi po sa mga connection which is nagpa-screening po sila sa Kagandang Flores po sa QC. Eh ang isa, marami po sa amin ang contact po namin is si Sir JR na isa ring member ng organization ng Turismo Pilipina. Okay. Siya po yung nag hindi, pero kayo ho ba, ma'am? Pakilagay ulit yung pangalan ni ma'am kasi wala sa listahan dito eh. Come on guys, please. Put the name. Come on. Come on guys, direct. Kanina pa kayo eh. Lagyan yung pangalan ng mga isa-isa para wala sa listahan eh. Sorry. Ma'am? Ma'am, yes, sorry, ma'am. I have to ask your name. Ano pong pangalan niyo ma'am yung kausap kanina? Joni McNab po. Yung first runner-up po. Okay. Okay, kasi wala dito. Okay, number 8. Eh marami sila eh, 1 to 8 eh. Ma'am Joni. Ma'am yes, Joni. Po. Okay. Hindi niyo ba napuntahan siya sa kanyang opisina o nung kayo po ay mag-fill up ng application, hindi ba kayo dinala sa isang opisina para doon kayo interviewin para actually po, sir, ang opisina ang nagbumukang opisina niya po is sa Kagandang Flores po. Saan sa KAF po with isa QC. Saan po yung office niya, ma'am? Sa QC po. Saan doon? Anong pangalan ng opisina? Sa KF po. Ano po? Kagandang Flores. Which is kung saan din po nanggagaling yung mga beauty queens po. Kagandang Flores. Lapit ka nga dito. Puro kayo salita ng salita. Ang dami nyo. Wala naman kayong ginagawa. Dito kayo. Sir Rafi? Ma'am, sandali po ma'am. Yes po. Sa? Scott Borromeo. Sa Scott Borromeo po ito, Ma'am Joni? Opo, tama po. Tama opo. Po. Okay, yun ay isang business establishment na hindi sa kanya. Yes po. Okay. At doon kayo pinapupunta. So wala talaga siyang opisina matatawag? Yes official. Po. Doon po kami nag-screening, nag-final rehearsal po. Ganun po. So wala which talaga... is sponsored din po kami ng Jojo Bragais Hills. Ah. Okay, doon pa lamang. Sorry, hindi kayo nakahalata na. Teka muna. Dinadala kami kung saan-saan. Hindi naman yung opisina to. Wala siyang official na matatawag na office o headquarters, hindi ba kayo nagtanong o nagtaka? Hindi naman po kasi po nag-dress naman po kami dun sa isa kasi po naging nakasama na po namin yung isa sa organization na legit naman din po.
Ah, okay, sige. Na-check po namin sa BPLO sa Quezon City, wala po siya, hindi po siya registered. Okay? And guys, alika dito. Renelyn, chinek nyo na sa DTI? DTI, okay. Ay, salamat. Buti ginawa nyo dapat gawin. Chinek na po namin sa DTI, chinek na po namin sa SEC, wala po siya. Maging sa BIR, hindi po siya registered. So, ibig sabihin talagang illegal ito. Ibig sabihin, ito yung house show kung tawagin. Okay? Sige, ganitong gagawin. Actually po, Sir Rafi, pinagmamalaki niya po. Na? Ano pinagmamalaki niya? Actually po, Sir Rafi, pinagmamalaki. Ano pangalan niyo po? Okay, pinagmamalaki niya po na Miss Hannah po, Miss Valenzuela po, Sir Rafi. Okay, Miss Hannah. Okay, Ma'am Hannah. Pinagmamalaki niya, Ma'am Hannah, na? Pinagmamalaki niya po na nakaregister daw po yung Turismo Filipina. Then may third edition pa po ng mga beauty queen po, nagre-recruit pa po sila ngayon. Yung third edition niya, doon na siya sa Muntinlupa, hopefully. Okay, wala po. Chinek na po namin DTI, chinek po namin SEC, chinek po namin BIR, chinek po namin BPLO. Wala po siya sa listahan. So, at saka po, Sir Rafi. Ma'am. Nag-ano na po kami, dahil po makipag-usap po siya sa amin. Parang binababa niya po yung self-esteem po namin, which is pag layo po yung nanalo na po kami, nahingi kami ng prize, sabi niya po sa amin na wala daw po kaming delikadesa, wala daw po kaming etiquette, tsaka pinagmumura niya rin po kami. Okay. Halos lahat po kaming candidate, pinagmumura niya po kami. Tapos, isa rin po ako sa nahinga niya ng pera sa parents ko po, na okay. Pinapaabono niya po sa amin yung sa pre-pageant po, na nagtakulang po ng bayad sa venue. Okay. Dahil nangutang siya sa parents ko, which is hindi siya pinangutang ng mami ko, then okay. Ang ginawa ano po, yung sa pagkain, sinalo na lang po ng mami ko na yung okay. Sa buffet. Sige. May okay. Kulang daw na amount. Okay, so pinabuluhan na lang ng mami ko. Meron pang hindi nakapagsalita na gusto magsalita sa mga nandiyan sa screen. Yung nasa Sir taas, Rafi? Nakapulong po. Ma'am. Sir Rafi? Okay. Sir? Yung tumaas ang kamay. Ma'am, para isa-isa makapagsalita lahat. Sino yung nasa taas, yung nakaputi na polo shirt, guys? Raveline po. Okay, ma'am, anong pangalan niyo po, ma'am? Hi, Raveline. Raveline. Kami Ravi na lang. Ravi. Ma'am Ravi. Wala sa listahan si Ma'am Ravi. But anyway, sige. Ma'am Ravi, go ahead po, ma'am. Ano kung sinasabihin, Ma'am Ravi? Yung title ko po kasi is Turismo Filipina Luzon. Okay. Tapos, nangako din kasi siya na ipapadala niya kami or ipapadala niya kami sa ibang bansa para makapag-compete. So, for me kasi, yun yung first na international pageant ko na magaganap na, yes, I'm wearing Philippine sash and all. Kaya umasa ako, umasa kami na ma-re-represent namin yung Philippines, pero hanggang ngayon, wala pa rin update coming from here. Ayun. So, sa akin lang naman, hindi lang naman tungkol sa cash prize mismo. Gusto namin matapos na at mabigyan ng justice yung mga nangyari sa amin kasi sobra siya nakakababa ng confidence. And ngayon, narinig namin magto-third edition ulit siya nung wala pang binabayaran isa sa amin. Ma'am, hindi po matutuloyan, I promise you, kasi nga po meron siya outstanding warrant. Okay? Mm-hmm. Kaya nga po, maganda ito na meron siyang warrant para kapag siya ay nahuli, okay, at hindi siya makapag-bail, then mukhang wala talagang pera to, then mabubulong na sa bilangguan dahil yung mga kaso isasampan nyo, iba't iba kayong mga nalokot, nasaktan o binastos, then magpapatong-patong po yung kaso against him. Hindi na siya talaga makakalabas. Mm-mm. Okay? Sana sige. Hopefully po, Sir Rafi. Ma'am, mapalad kayo at agad-agad napalabas yung waran at mayroong abogadong, alis ka nga dyan. Si Attorney Mark Tolentino nagsampa ng kaso in behalf of his client. Kaya po na-warrant. Okay? Tutulungan po namin kayo. This time kami po mag-handle ng mga kaso ninyo laban kay Rubio para masampan po ito ng appropriate cases. Isang tanong lang, Attorney Garrett Tungol ng RCIS. One more time, Attorney Garrett. Attorney Garrett Tungol ng RCIS? Wala. Okay. Meron pa isa gusto magsalita? Kompleto na ata. Nag-chat? Ma'am. Opo, ma'am. Akin po, sir. Meron isang salita?
Yes po. Ayun nga po. Ma'am. Saan ko din po, yes, sir. Yes, mayor, si Rex Narubio. So, para po ma-prevent yung future na mabibiktima at maluloko niyo po. So, sana po na-help niyo po kami na mapakulong po to kahit di na po makuha yung cash prize namin. Kasi grabe po yung mental stress na dinudulot niya sa amin eh. As a winners, as a candidate na nagdaan sa kami niya. Okay, sige. Sandal po, Ma'am. Attorney Garrett Tungol, one more time, yes, ng AXIS Party. Attorney, yes, Garrett. Yes, sir, Rafi. Okay, nilalait-lait bukod pa doon sa nabanggit ko sa mga possible cases against this Tukmol. Yes, sir. Nilalait-lait niya yung kanyang mga contestant at may kasama pang mura. Yung mga ganyan po, sir Rafi, no, can go on to case one. Kapag in private lang sila, then it might just be unjust vexation. However, kapag ginagawa niya po ito in a public setting sa harap ng maraming tao, then definitely can be slander. Parang libel by use of, di ba, speaking. Parang ganun, Sir Rafi. So, dito tingin ko ginagawa niya to sa harap ng maraming tao. So, baka mas mag-a-angle ako for slander. Slander by deed? Just simple slander, Sir Rafi. Okay, sige. Okay. Marami ng kaso talaga ito. Kung nakikinig to si... Ah, nakikinig si Rubio. Nag-text sa amin. Sabi hindi raw siya sasagot dahil naihina raw siya sa kanyang salawal. O nga, ano? Naihina raw sa salawal kaya niya sumagot. Ah, okay lang. Sige, Mr. Rubio. Di ba sa Muntinlupa, marami kang ihiin doon. Salamat, Attorney Garrett Tungol. Salamat po, Attorney Mark Christopher Tolentino. Thank you po, Attorney Mark Christopher. Okay. At doon sa mga girls, sige po, wala na tayong oras. Huwag niyo po ibang telepono, kakusapin kayo ng mga staff para doon po sa gagawin naming pagtulong sa inyo, isa-isa kayo sa panangkaso, laban dito kay Rubio na sa ngayon ay naihinaro sa salawal. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Girls, thank you very much. Thank you so much.